Handa raw ilabas ng mga miyembro ng prosecution team ang kanilang mga salin, ngunit nangangamba silang magamit ito sa anilay black propaganda. Ayon sa ilang eksperto, dapat lang usisain ang natural mga salin alang-alang sa pagtaguyod ng kredibilidad at moralidad. Balitang hatid ni Marie Sumali. Nang suriin ng GMA News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga senator, judges at miyembro ng prosecution team sa impeachment trial, lumabas na kulang-kulang din ang kanilang mga sagot sa mga entries dito. Sa kaso pa ng mga kongresista, hirap kaming makita ang kanilang salen para sa taong 2010. Bagamat may limang salen kaming nakuha, tumanggi ang iba at ni ayaw ipasilip sa amin ang kamera. Ayon sa isang legal expert, dapat lang na usisain ang salen ng prosecution team at ng mga senator judge. He who comes to court, yung mga nagtuturo na ikaw, you should be accountable, should also themselves be held accountable. So it comes to credibility also, not just a moral ascendancy. Ayon sa legal expert na aming nakausap, bagamat public document ang mga salen, hindi rin ito basta-basta makukuha ng kung sino-sino. Maaari raw kasi itong abusuhin o gamitin laban sa seguridad ng isang individual. Pero kung katanggap-tanggap naman o lihiti mo ang dahilan para makuha ang isang salen, obligasyon ng isang opisyal ng gobyerno na ilabas ito at patunayan na malinis ang kanyang pamamalakad sa gobyerno. Namely, kasama ang lead prosecutor na si Neil Tupas Jr. sa hindi nagbigay ng kopya ng salen. Sa live interview ng Balitang Hali, yung aming news team, hindi rin sila nakakuha ng kopya ng inyong salen. So parang how do you reconcile for the fact? Kasi syempre, if you come out against the Chief Justice saying he should show his salen, disclose, make it public, then the prosecutor should be doing the same thing po. May nag-request ka sa akin, PM, bibigay ko sa'yo. Hindi sir, kasi yung video namin. Sige sir, mag-request talaga kami sir. Pero kumambyo siya ng aming hinina ang kopya ng kanyang salen. Ayaw lang namin malihis. Malihis yung issues. Ang on trial dito is the Chief Justice. The salen of the Chief Justice. But it does not necessarily mean na hindi namin i-disclose siya. In fact, dinidisclose ng House of Representatives every year. At nakikita nyo naman yung net worth namin. Ang siguro yung timing lang. Yung timing lang na magagamit sa black propaganda. Sabi ni Representative Miro Kimbo na isa sa mga nagbigay ng kopya ng salen niya, nangangamba raw ang ilang prosecutor na baka raw kasi magamit ang salen sa black propaganda. Nagdadalawang isip yung iba dahil baka nga maging distraction ito, gamitin ito ngayon. In fact, yung iba, nagbigay na pero sabi nila is pwede bang wag isabay yung pagdating ng mga istorya dahil baka ito gamitin. Magkabalugol lang. At tandaan natin, the person on trial here is the Chief Justice. Hindi dapat siya mahirap kunin kung meron kang rason para kunin. Eh, bakit naman sila natatakot na may black proof? Ano ba tinatago na natin, hindi natin alam? Matatanda ang kasama sa ikinaso ng prosecution kay Chief Justice Renato Corona yung hindi niya pagsasapubliko ng kanyang salen at ang hindi kompletong entries nito. Ako, anytime, they can look at my salen. Basta ako complete. Gusto niyo kumuha ng kopya, kumuha kayo. Okay. All legislators and everyone has the presumption of good faith in filling out the forms. Kamakailan ay naglabas ng bago at mas detalyadong salen form na kailangan sagutan ng mga empleyado ng gobyerno. Mas detalyado raw ang bagong salen form at kailangang isama pati ang gastos ng pamilya at halaga ng buwis na binabayaran. It overcomplies with the law. I mean, it asks information na no longer required by law. And na-hear naman ito ng committee ni Senator Trillanes at ang balita niya sa akin, I think the Civil Service Commission has agreed to at least postpone the use of the new form of the salen. Mariz Umali, GMA News.